at sa ngayon nga po ay doble alerto ang lokal na pamahalaan sa Albay dahil sa dobleng banta ng Bulkang Mayon at itong mga pagulan na dala naman ng habagat at bagyong Mario. Para sa karagdagang detalye, may live report si Isay Reyes. Isay. Sige, nailikas na ang mahigit 10,000 pamilya na nasa 6 to 8 kilometer extended high danger zone ngayong araw, pero hindi pa tuloy ang maiwan ng isa sa mga residenteng nating nakilala na si Mang Ruben, ang kanyang mga alagang hayop ng ating bisitahin kanina. Nung isang araw pa niya napauna sa evacuation center ang mga kaanak at pabalik-balik muna siya sa kanilang tirahan para siguruhin maayos ang kondisyon ng mga alaga. Ang kanyang bahay nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Ilang metro lang jiggy mula sa kanilang bahay, kita na ang dinaanan mismo ng lava at lahar mula sa mga nakaraang pagputok ng Bulkang Mayon. Ang barangay kasi ito ang itinuturing na pinakamalapit sa bibig ng bulkan. Para lalong paiktingin ang seguridad, nagtalaga na ng choke point ang pulis at army sa mga lugar na ito. Mas delikado na raw kasi ngayon lalo na madalas umulan ng malakas. Sa pinakahuling tala, nasa evacuation centers na ang 9,063 na pamilya. Pwede pa raw itong madagdagan dahil marami ang kusang nagsisilikas bunsod ng takot sa sumasamang panahon. Kanina namigay na ng starter kit sa iba't ibang evacuation center katulad na lang na nabisita natin sa Kamali. Kasama rito sa mga binibigay na starter kits ang kumot, banig, kulambo, bigas at tubig. May nakalaang 5 kilong bigas at 10 litro ng tubig sa bawat pamilya kada araw. Sapat daw ang supply nila para sa susunod na 2 linggo. Nagtalaga na rin ang health stations of family wellness clinics sa 22 evacuation centers. Ito ay para siguruhin mababantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Ang Pibok naman, Zige, nakapagtala ng 142 na volcanic earthquake sa 251 na rockfall event sa nakalipas sa 24 oras. Nasa 52 millimeters naman ang nasukat na rainfall sa Mayon kagabi. Kapag nagpatuloy ang malakas na ulan, pwede raw maging sanhi ng pagragasa ng lahar kaya't patuloy ang isinasagawa nilang monitoring. Nakalerto rin sila sa bagyong Mario dahil kung sakaling pumasok ito at magkaroon nga ng banta sa lahar, kakailanganin muling mag-evacuate sa mga residente na nasa low-lying areas, particular sa Padang, Maipon at Masarawag sa mga bayan ng Ginobatan at Ligas. Sige? Isay, at syempre nag-iba yung sitwasyon ngayon dahil kung una minomonitor lang itong Mayon, pero ngayon minomonitor na yung posibilidad ng pag-agos ng lahar. Masasabi ba na talagang dito sa mga lugar kung saan kailangan mag-evacuate yung mga tao, kukunti na lang o may natitira pa ba dito sa mga residenteng ito? Sige, ngayong araw ay 100% ang na-evacuate yung lahat ng mga nakatira dito sa 6 kilometer permanent danger zone at dito sa 6 extended high-risk zones. Pero ang being condition kasi dito, JG, may mga ibang residente balik-balik pa rin doon sa kanilang mga tahanan at lugar para alagaan or para kamustahin yung mga hayop nila dahil ito nga yung kanilang pangkabuhayan. Pagamat pumupunta naman sila agad, no, bumabalik rin sila agad doon sa mga evacuation centers. Katulad nito, kapag papalapit na ang gabi, ay bumabalik na sila doon sila nagpapalipas ng gabi dahil alam din naman nila na napakadelikado. Kaso lamang ngayon, Jake, sa mga oras na ito nga, zero visibility, no, yung Bulkang Mayon, hindi natin makita dahil napakalakas ng ulan sa lugar na kung nasaan tayo ngayon, na binabaybay natin itong bayan ng Daraga dito nga sa Albay at malakas din yung hangin. Kaya nagtatalaga rin, Ziggy, ng contingency yung iba't ibang LGUs dito dahil nga kapag nagkaroon kasi ng lahar, ay meron pa silang mga iba pang lugar na kakailanganin muling i-evacuate. Liban pa doon sa mga na-evacuate na nila ngayon. Ziggy? At itong mga pulis at sundalo na nagmo-monitor doon sa mga komunidad, meron ba silang parang cut-off time? Kung sakali na lumakas ulan ngayong gabi, meron ba silang oras para makapag-evacuate din o evacuate yung kanilang mga sarili? Kasi sa kondisyon ngayon, itong napakalakas na ulan, wala tayong nakuhang impormasyon kung meron silang cut-off time kung kailan sila mag-evacuate. Pero kanina, nang bisitahin nga natin itong barangay Anuling, nandun na kasi yung augmentation nga nito ng Philippine Army maging ng PNP at naitanong na rin, Ziggy, paano kapag bigla namang pumutok yung bulkan o kaya naman nagkaroon nga ng pag-agos ng lahar, paano naman sila, paano yung mga sundalo na nagbabantay doon. Ang naging sagot nila, Ziggy, ay nakahanda naman yung kanila mga 6x6 truck na agad-agad kapag nakarinig sila dyan or
malaman natin, Ziggy, kung ano ba yung talagang mismong pinaka-trigger para sila yung mag-evacuate, agad-agad naman din daw aalis doon yung mga miyembro nga ng Philippine Army at saka ng PNP, Ziggy. Maraming salamat, Isay Reyes, at ingat kayo dyan.